Kong, dahil nga po dyan sa reaction at nangyayari ngayon sa ABS-CBN, may mga namimiloso po na nag-react na, gusto nyo pa may gawing action? Eh may reaction na nga, gusto nyo pa talagang umaksyon. At at ang sinasabi nga po ng ilan ay napakaganda, it's well, it's a script, it's well, yeah, ano, well written yung script. Yung tuloy ang nasasaan nga sinasabi ng ilan, maging yung kung paano magre-react ang iba't ibang ahensya, maging ang reaksyon ng mga namumuno sa Kongreso, ang iniisip na tuloy ay scripted pa rin. Well, alam mo, Cheryl, hindi ko masisi ang maraming mga kababayan natin na mag-isip, no, na this is just part of an elaborate script, no, na ang Malacañang, may mga threats noon, tapos binato sa NTC, tapos may papel din ng Congress, no? Tapos sabihin ngayon, neutral ang Malacañang, no? Tapos nagpapasahan ng CC. Sino ang natatalo rito? Ang natatalo rito ay tayong mga mamamayan, no? Kaya mayroon mang script o wala, no? Ang bilang mga mambabatas, pangunahing responsibilidad ng House of Representatives itong usapin ng prangkisa ng any entity or broadcast entity. Kaya hindi pwedeng maghugas kamay, no, at magturo pa rin kami, no? At nasa bola na, ang bola ngayon ay nasa House of Representatives na, kaya ang solusyon ay nasa House of Representatives, no? So kailangan mabigyan ito ng kagiyat na solusyon. Of course, mayroon nang isinampang kaso sa Korte Suprema, but that is another avenue. Kahit na ano pa man ang maging desisyon ng Korte Suprema, kung hindi naman aksyonan ng House of Representatives ang application or petition for renewal of franchise, ay wala rin mangyayari, no? Dahil gusto ko lang ipasok na hindi lang usapin ito ng franchise, no? May usapin din dito yung order ng NTC na babawiin nila yung mga frequency ng ABS-CBN, no? They were only given 10 days, no? 10 days. Ganon, napakalaki ang implication nito, no? Kung meron bang mga political and economic interest na nasa likod nito, ay kailangang we have to for one, no? Dapat ang interest ng mamamayang Pilipino ang ating tingnan dito, no?